guys, ito yung litrato ko na ginaya ko. Pakita ko sa inyo. Iyan o. So, ginaya ko yan. So, ipapakita ko sa inyo. Alam niyo naman. Wait lang. Masyadong malakas yung ano lang. Yung tugtog ng aking ano. So, iyon ang ginawa ko, guys. Nilagyan ko ng maraming ano. So, ngayon, kukulayan natin. Kukulayan natin. So, yun yung ating gamit sa paggawa. Kaloka, diba? Ang dami-dami. Pangkulay. So, ngayon, ang gagamitin ko ay dilaw. Kukulayan natin ng dilaw. Dilaw. Kulay itim lang. At saka itong kulay ano, kulay siguro orange pala, orange. Orange. Okay. Yan, orange. Wag tong kulay pula. Orange. So, kulayan natin to. Sandali lang, guys. Medyo maaga po napansin, no? Nung panahon ni President Duterte, hindi po ano eh, wala pong usapan noon na may magtatraidor na. Pero dito, sa panahon ni President Marcos, or President-elect BBM, kapansin-pansin po agad na mayroon po nagbabalak na traidorin ang ating susunod na pangulo ng ating bansa. Base po sa mga ikinikilos, sinasabi, ginagawa, na nakikita mismo ng 31 million na bumoto kay BBM. At alam niyo mga sangkay, marami pong vlogger ang nagpipigil po ngayon. Todo pagpipigil na hindi po magsalita muna. Kasi may mga napapansin po talaga sila. At aminado naman ako mga sangkay na kahit ako, nagpipigil din ako dahil nag-uobserba po ako sa mga susunod na magiging action nitong napapansin ng marami. Dahil nga po, ano eh, alam niya naman ngayon, may social media. So, kung noon, hindi po natin napapansin yan, kayang-kaya po bulayan ang tao sa pamamagitan po ng mga pinapalabas lamang po sa mga balita. Ngayon kasi, may social media. Bawat galaw mo, pwede ka ma-picturean, pwede ka ma-videoan. Bawat post mo, pwede nilang i-ano yan, pwede tignan, basahin ng netizens. At bigla na lamang kung makita nila o papansin na, oy, ito baga, iba ang tama nitong sinasabi ng taong to. So, hindi po ako magme-mention ng pangalan. Bahala na po kayo kung sino ang itong taong to, tayo basta-basta magkikiwala dyan. Itong taong to, eh, medyo may sariling ano to, may sariling mundo. So, ngayon, nababasa po ng mga Pilipino. Kayong mga posibleng humudas kay BBM, eto lang, nababasa ng mga Pilipino ang bawat galaw nyo. Kaya naman, mag-iingat po talaga kayo. Dahil hindi po sila BBM ang kumakalaban. Hindi. Ang 31 million. More than 31 million na bumoto kay Bongbong Marcos. At hindi po yan basta-basta. Akala nyo mananahimik ang mga yan? Ako po. Kaya minamahal lalo ng mga Pilipino si BBM ay dahil po sa kapalitan nito na mismo kahit yung mga kalaban niya noon eh hindi naman po niya inaway. So, kaya ang madalas na nagtatanggol po talaga kay Bongbong
Bongbong Marcos at sa pamilya nito ay walang iba kundi ang mga Pilipino din. So, kung sino man, kayo, kayo na mga nagbabalak dyan, mga nakikitaan po ng maling kilos, maling galaw, masyado pong halata, eh mag-ingat-ingat kayo. Dahil ang inyong makakaharap ay ang 31 million, more than 31 million na bumoto kay Bongbong Marcos. Hindi na rin po ako papayag. Ako ha, honestly, hindi na po ako papayag na mangyari ulit ang hudasan na naganap po kay Apo Lakay. Hanggat may social media, i-open up natin dito kung sino ang mga nagnanais gumapang sa pamahalaan ng Marcos administration, mga nagnanais bumangkap sa pwesto, mga anay sa gobyerno. Yun lang masasabi ko. So kayo, mga sangkay, para sa inyo, sino ang nakikitaan nyo na tao na posibleng trumaydor o humudas kay PBBM? Just comment down below. Okay? So maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Jenjan. Please like, comment, share, and subscribe. At palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves Jesus. May dala rin akong pampuli. Oo, test is yun. Kulay ng buhok. Alam niya na, tumatakas.
matanda na si Mal-dita. Tapos may dala akong kakao. Nakakatawa. Sa taon-taon na uwi ko dyan sa Pilipinas. Minsan ingat-ingat din tayo para hindi tayo nagkakasakit. Gumaganda na guys. Gumaganda na. Ako nga ba ang karang din tayo sa Pilipinas? So, lagyan natin ang... Patanungin ko nga yung kaibigan ng mga isip. Ay, ito may tumatawag na naman sa akin. Sandali lang.
lang guys ta. So guys, hello, hindi ko mabasa yung pangalan mo. Huh? Instant taste. Salamat na lang sis at pinanggal. Mga anak mo sis nandyan ba sa ano ako nasa Austria? Wala po, isa lang yung anak. Isa lang yung anak ko, ano. Mahirap kasi pag maraming anak, maraming gastos. Buti yung isa lang. At least, ano, diba, ibibigay mo lahat yung kailangan. Ganun ako. Maybe anyos na yung anak. Magpo-birthday sa April. Kaya kailangan ko nga bumalik ng March kasi atose ng April birthday. So, magta-30 na siya. Kailangan may, ano kami, may surprise. Maghihanda kasi yung 30 na birthday ng mga taga rito. Yun ang sinasabi nila naman. Tipo, iba dyan sa atin is ano, sa atin ay 21 yung lalaki. Ito sa atin is 30. Ito sa anong oras na dito? 11:22 ng ano, umaga. So, magtatanghali na. Alas 11:22 ng magtatanghali. So, now it's finished. Maganda ba? This is what I paint last 22 June 22. So, it took 3 or 4 days painting.